Hey, hey, hey! Attention, mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150,000 subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2, like this video. Then step 3, comment anything good and positive about our idol, Kai Sato. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Ibang-iba na ang laro ngayon sa NBA, mga kapatrol. Especially ang mga big men na kung saan it started na nangangalabaw lang sila sa ilalim. Hanggang nag-evolve sila na nakaka-shoot na sa mid-range at tuluyan ng itong nag-iba sa panahon ngayon na para na silang mga point guard na merong decent ball handling, deadly three-point shooting at higit sa lahat ay merong mataas na skills. At ang skills na ito ang nagbibigay sa mga bagong big men sa NBA o modern big men ng kanilang insane versatility. NBA MVPs like Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, at Nikola Jokic ay ang mga tipong players na pwedeng magdo-dominate inside and outside at merong magandang handles at passing skills na parang point guard kaya minsan ay tinatawag silang point centers. Kaya nagiging uso ang termino na positionless basketball na kung saan wala ng pure center o pure point guards at dito na papasok ang skill set ni Kai, ang young NBA prospect ng Pilipinas. At ngayong si Kai Sato is now entering into his prime, ay isa siya sa mga batang big man na magpapatuloy sa evolution ng NBA kasama si Vic Wembanyama at Chet Holmgren. Kai Sato, ang pinaka-pinag-uusapang pangalan ng Gilas nung FIBA Olympic Qualifying Tournament na tinatawag ni Coach Tim Cone na siyang pinaka-importanting player ng Gilas at ang main man ng team. Isang legit 7'3" ay madali lang para kay Kai ang magdo-dominate sa ilalim, lalo na ngayong mas lumalaki na ang kanyang katawan. Kahit sinong player ay magdadalawang isip ka talaga kapag pinasok mo ang ilalim at nakapayong na si Kai. Supalpal at butata ang iyong sasapitin. His mere presence is more than enough to strike fear sa mga kalaban. Ito ang nakikita natin against Latvia na kung saan malaking sakit sa ulo ng Latvia coach how to control the twin towers of Kai Sato and Junmar Fajardo. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit napakataas ang hype ng ating idol. Minsan na rin tayong nakakakita ng mga matatangkad na players pero bust pala. Ano ang kaibahan ni Kai? What makes Kai special ay ang combination ng kanyang height, skill and speed that makes Kai Sato a very versatile player. Kaya sa mga nagsasabing all hype lang si Kai, ay diyan kayo nagkakamali. It is proven time and again na may ibubuga si Kai at wala na sigurong mas lalaki pa sa panalo ng Gilas versus Latvia na para sa akin, hindi mangyayari kung wala pa si Kai and Coach Tim Cone acknowledge that. As Coach Tim Cone at siya na mismo ang magsasabing, hindi lang all hype si Kai. Nakikita mismo ni Coach Tim sa kanilang mga practices ang kakayahan ni Kai at naniniwala itong si Coach Tim na kaya nilang talunin ang kahit anong team sa Europe kapag maglalaro si Kai. Malaki kasi ang disparity nung hindi nakapaglaro si Kai at lumiit bigla ang ating team. Kaya kung si Coach Tim Cone ang tatanungin, mas importante pa daw si Kai Sato at Junmar Fajardo kaysa kay Justin Brownlee. Ibig sabihin, malaki ang impact ni Kai para sa team. Sometimes kasi hindi nakikita sa stat sheet ang kahalagahan ni Kai, pero it will translate sa mga panalo. Kaya walang duda na in the future ay siguradong maghahari si Kai sa NBA. Hindi yan hype, kundi yan ang nakikita ni Coach Tim Cone. Una sa Asia na nagawa na niya, pangalawa ang maghahari sa Europe na nasimula na niya, at pangatlo sa NBA na siguradong mangyayari na simula next year. At balitang NBA at Olympics naman. Pinuri ni Grant Hill ang tibay ni LeBron James at ang kahusayan na ipinakita niya para sa Team USA. Matapos ang kanyang ika-21 season sa NBA, walang ipinakitang palatandaan ng pagbagal sa LeBron James.
ang 39 years old na si King James ay galing sa isang kamangha-manghang kampanya noong 2023 to 24 season bilang pinakamahusay na manlalaro ng Los Angeles Lakers at ang sentro ng Team USA sa Paris Olympics. Sinabi ni Grant Hill na sa unang araw ng kanilang pagsisanay, nagkaroon itong si LeBron James ng 20 dunks na nagpapakita ng kanyang patuloy na dominance at pambihirang kakayahan. Bilang Managing Director ng Team USA, pinahalagahan ni Grant Hill ang hindi kapanipaniwalang tibay ni LeBron James at ang antas ng kahusayan na patuloy niyang ipinapakita sa kabila ng kanyang edad. LeBron has been fantastic from day one. The first day of practice in Las Vegas, he had maybe 20 dunks in practice. He's 39 and a half years old, and he's dunking everything and probably showed up in the best shape. Yan ang sabi ni Grant Hill. Phenomenal si LBJ. Ipinakita niya ang hindi kapanipaniwalang determinasyon sa kanyang huling dalawang exhibition games. Siya ay naging mahusay na leader. Siya ay isang magandang model citizen at tiyak na isang mahusay na ambassador para sa USA Basketball at Team USA. At kapag pinag-uusapan ng mga tagahanga kung sino ang GOAT ng basketball, isa sa pinakamalaking argumento para kay LeBron James ay ang kanyang tibay. Siya ay nasa NBA mula pa noong 2003 at malapit nang basagin ang record ni Vince Carter para sa pinakamatagal na pananatili sa liga. Si King James ay nanatiling isang elite offensive player. Kaya niyang umiscore kung gugustuhin niya gamit ang lakas ng kanyang katawan at ang kanyang basketball IQ na isang elite playmaker. Sa paglipas ng mga taon, nag-develop din si The King bilang shooter at maliban sa free throws, mahirap makahanap ng kahinaan sa kanyang offensive arsenal. Patuloy pa rin na nagpapakita ng malakas na antas sa LeBron James sa kabila ng pakikipaglaban sa oras. Natapos niya ang nakarang season na may average na 25.7 points, 7.3 rebounds, 8.3 assists. Ang superstar ng Los Angeles Lakers ay nagsusumikap na gawin ang parehong bagay sa Paris Olympics at pangunahan ng Team USA sa pagkuha ng gintong medalya sa Olympics bilang pinakamahusay na manlalaro ng kupunan. Nagkatapat sina Grant Hill at LeBron James sa court, ngunit hindi na nasa kanyang prime si Grant Hill. Nang siya ay 39 years old, si Grant Hill ay isa sa pangunahing depensa laban sa Akron native, which ended in King James outplaying him. "I was not the LeBron stopper. I guarded him. But I don't know if I could say I shut him down." Yan ang sabi ni Grant Hill. "What's great is we're now on the same team. The whole team has seen his greatness on display. But to watch him up close and personal, to see his consistency, to see his professionalism, to see his attitude, his leadership, it's even more impressive." Si LeBron James and the rest of the Team USA ay naglalayo na maghari sa Paris Olympics at ituwid ang pagkakahiwalay ng bansa matapos ang hindi nakakatuwang takbo sa FIBA World Cup noong 2023. Si LeBron James ang undisputed leader ng kupunan at sa tulong ni Stephen Curry, Anthony Davis at Kevin Durant, anumang bagay na mas mababa sa gintong medalya ay isang disappointment.